is all the time. Amen. God is good all the time. Amen. God is good all the time. Amen. God is good. Thank you, Lord. All the time. Yes, thank you, Lord. Hallelujah. Good evening po sa ating lahat. God is good all the time and all the time. God is good. Good evening po sa inyong lahat, mga kapatid. Pinagpalang araw at welcome na welcome po kayo sa ating OPM or online prayer meeting here at Jesus Comfy Cavite page. Ako nga pala si Brother JB, ang inyong lingkod, Mondays to Fridays. Ang gawain ng Panginoon, 7 hanggang 8 p.m. lamang tayo. Kaya yan, mga kapatid, kamustahin muna natin ang mga nagagandahan at nagwagwapuhan nating mga kapatid dyan. Salamat sa Panginoon, mga early viewers, Mami Beng, thank you, Lord. Sister Montoya Michelle, Sister Nobby, Brother Ken, Brother Richmond Cuenca, good evening sa iyo, kapatid. Thank you, Lord. Si Ninang Nida Rusi, Daddy Renny. Thank you, Lord. Ash Karen. Thank you, Lord. Sister Engracia Omori, nandyan na rin po. Thank you, Lord. At yan, salamat sa mga kapatid natin. Brother Reggie, Sister Patricia, Brother Henry, Sister Girly, good evening. Brother Alan Limeta, good evening. Sister Krista May Montoya, salamat sa Panginoon. At yan, Daddy Frank, thank you, Lord. Sister Lina, good evening po from Taguig naman to. Mama Mia, Papa Herman, Hannah Harold, and Papa John John, and Mama Ningning. Yan, thank you, Lord. At yan, nandyan din ang ating, ano, ang aking asawa sa likod ng camera. Yan, siya po yung nag-ano ng ating sounds. At yan, yung mga camera natin dyan. Thank you, Lord, sa buhay nila. At yan, yan, Sister Princess Laksamana Veraya, good evening sa iyo, kapatid. Salamat sa Panginoon. Sister Montoya Michelle, Brother Dan Montoya, good evening. Brother Christopher Montoya, Brother Rex, thank you, Lord, from Rizal din yan. Brother Amado Gohel, good evening. Sir Alexa Bandin, good evening po. Yan, sige po, wag po natin kalimutan na i-share muna ang ating live video ngayong gabi, mga kapatid, para marami ang makarinig at makatanggap ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Pindutin mo yung share button dyan sa bandang left side sa baba. Tapos, right post, share now. Thank you, Lord, kung na-share mo na, kapatid. Pakitape naman dyan, share dan. Salamat sa buhay mo. Hello, si Brother Yuma, Brother Yuj, and Sister Maricel Quaresma. At yan, thank you, Lord. Sister Celine Rovilios, good evening. Thank you, Lord. Mami Adriana Rusit, yan, Brother Mac. Brother, Sister Ish, Kuya RJ, thank you, Lord. Daddy Long, good evening. Kay Pastor Roban din po. Kay Sister Isabel, good evening sa inyong lahat dyan. At yan, salamat sa Panginoon. Yan, nagtatag na din po. Salamat sa mga buhay niyo, mga kapatid, ha? Sa pagtatag ng mga mahal sa buhay. Thank you, Lord. Napaka-importante niyan. Kasi talagang marami tayong maaabot na mga kaluluwa. Salamat sa Panginoon para makatanggap din sila ng buhay na walang hanggan. At yan, mga kapatid, bago ang lahat, umpisahan muna po natin sa pananalangin ito. Hingiin natin ang gabay at presensya ng ating Panginoon ngayong gabi. Thank you, Lord. Pray muna tayo. Pikit ang ating mga mata at yuko ang ating mga ulo. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Ama naming Diyos, salamat po sa gabi na ito. Salamat at naririto na naman kami, Panginoon, upang makinig, Panginoon, upang magpuri, Panginoon, magpasalamat at sumambat luwalhatiin ang nag-iisa mong pangalan, Jesus. Panginoon, maraming salamat. Naririto kami, Panginoon, dahil Ikaw ang Diyos na dakila at makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na tumawag sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa puso na laging handang sumunod, pusong handang laging mag-respond, Panginoon, sa lahat ng mga salita mo. Patuloy mo kaming lukuban ngayong gabi, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Panginoon. Alisin mo sa aming mga puso at isipan ang mga distraction, Panginoon, na gawa ng kaaway. Alisin mo ito, Panginoon, at patuloy, Lord, na Ikaw po ang magbigay sa amin ng puso at isipan na mag-focus lamang sa mga salita mo. Lord, puspusin mo nga po ang bawat isa ng iyong banal na spirito. Mangusap ka, mangaral at magturo, makikinig kami sa iyo, Panginoon. Maraming salamat din, Panginoon,
sa mga kapatid namin na naririto na. Salamat, Panginoon, sa mga buhay nila, Panginoon, na patuloy na ginagamit mo ng pangmalakasan sa pagtatag at pag-share ng live videos natin ngayon, Panginoon. Salamat dahil lahat ng itatag nila ngayong gabi ay magre-respond din, Panginoon, at makikita, Panginoon, ang kaluwalhatian, ang kapangyarihan mo, Panginoon, at makikita ang buhay ni Kristo sa kanilang buhay. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Ikaw nga po ang patuloy na humipo ng puso ng bawat isa at patuloy na kami ay handa, Panginoon, para sa mga salita mo at patuloy na susunod sa iyong kalooban. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Sa gabi na ito, ibinabalik namin at nararapat lamang, Lord, na itaas ang iyong pangalan at luwalhatiin sa dakilang pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen! Hallelujah! Thank you, Lord! Yan, salamat sa mga kapatid natin. Nadadagdagan na po tayo ngayong gabi. Thank you, Lord! Yung Sister Veronica Calzado, good evening po sa iyo. At yan, mga kapatid, kung kakapasok mo pa lamang dito at kung bago ka pa lamang sa gawain ng ating Panginoon sa OPM Online Prayer Meeting, pakitype naman dyan, new blessing! Thank you, Lord! Kapatid, kung kakapasok mo pa lamang dito, wini-welcome ulit kita sa gawain ng Panginoon sa ating OPM Online Prayer Meeting here at Jesus Coffee, Mondays to Fridays po. Ang gawain ng Panginoon, stay ka lang dyan, sigurado mabibless ka sa mga salita ng ating Panginoon ngayong gabi. At yan, batiin uli natin ang mga nagagandahan at nagwagwapuhan nating mga kapatid dyan. Salamat sa Panginoon, Sister Marimel, good evening, Brother Gianlo De Nubo, ayan, Sister Jelay Hopia, Brother Cyril Serafica, Sister Daniela, and Sister Cynthia Serafica, good evening po sa inyong lahat dyan. Sister George, ayan, Sister Lai, Sister Carla, Brother Manwin, good evening. Sister Engracio Omori, ayan, Sister Yelin, The Boy Ibo, good evening. Sister Sayin, good evening sa inyong lahat dyan. Si Brother Paulo, good evening sa iyo. Sister Abigail Cheng, sa Cheng family, good evening din po sa inyong lahat dyan. At salamat sa Panginoon. At yan, thank you, Lord. Shared dan, sabi ni Brother Paulo. Good evening, Sister Stephanie. Yan, thank you, Lord. Tito Willie, good evening po. Salamat, Tita Gina, Tita Jessie. Good evening, Tita Flor. Good evening sa inyong lahat dyan. From Palipara naman sila, Sister Cheryl Resurrection. Brother Randy Resurrection, good evening sa iyo, kapatid. Brother Efren, yan, thank you, Lord. Sister Noemi, Sister Kathleen, Brother Elmer, Sister Ruth Inonog, Sir Lola, good evening sa inyo. Salamat sa Panginoon. At yan, thank you, Lord. Napakarami na natin ditong nagtatag at nagsishare ng mga mahal natin sa buhay. At yan, thank you, Lord. Sir Celine Aquino, good evening po. Sister Johan Diz, good evening po. Sir Maureen Avilino, si Mami Lorna Avilino, Mami Ami Casimiro, Brother Moriel, yan, Brother Marvin, yan, thank you, Lord. Sister Veronica, good evening sa inyong lahat dyan. At yan, mga kapatid, salamat sa Panginoon at maaawit muna tayo sa Kanya. At ang kakantahin natin ngayon ay Walang Imposible. Alam ko, alam na alam niyan. At syempre, itatag natin dyan yung lyrics natin para makasabay ang bawat isa. Kantahin natin ang Walang Imposible. Thank you, Lord. Walang imposible. Yes, Lord. Walang imposible sa'yo, walang imposible, lahat ay kaya mo. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa kanya na makakagawa, hindi pa sa ating hilingin tulong niya. Amen. Ay maaasahan, laging may pag-asa, laging may pag-asa. Bundok man ay hukuho sa iyong pangalan, ang kapangyarihan mo'y walang hanggan. Walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo, walang imposible, lahat
lahat ay kaya mo. Amen. Sa kanya na makakagawa, higit pa sa aking hilingin, tulong niya ay maaasahan. Laging may pag-asa, laging may pag-asa. Thank you, Lord. Bundok man ay guguhos sa iyong pangalan, ang kapangyarihan mo'y walang hanggan. Amen. Walang imposible, kapatid. Walang imposible sa'yo, walang imposible, lahat ay kaya mo. Walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo, walang imposible, lahat ay kaya mo. No, Sister Leslie, good evening. Mo, Jesus, magtitiwala ang kalakasan ko sa'yo nagmumula. Amen. Sa pangalan mo, Jesus, magtitiwala. Amen. Thank you, Jesus. Ang kalakasan ko sa'yo nagmumula. Ang himala, nandiyan na. Ang himala, nandiyan na. Ang himala, nandiyan na. Ang himala. Thank you, Lord. Walang imposible sa'yo, Panginoon. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible, lahat ay kaya mo. Walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo, walang imposible, lahat ay kaya mo. Imposible, lahat ay kaya mo. Thank you, Lord. Walang imposible sa'yo. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. Tunay nga na walang imposible sa ating Panginoon. Lahat ay kaya niyang gawin. Kaya patuloy ka lang na manalig. Patuloy ka lang maniwala sa ating Panginoon. Kung nahihirapan ka ngayon sa sitwasyon mo, kapatid, kasama mo ang Diyos, kayang gawin lahat ang imposible na gawing posible. Kaya yan, mga kapatid, salamat sa pagsabay at sa pagpupuri natin sa Panginoon. Naririnig niya yan. Kaya yan, mga kapatid, kung kakapasok mo pa lamang dito sa ating OPM, welcome na welcome ka po dito sa Gawain ng Panginoon. Mondays to Fridays po, Gawain ng Diyos, 7 hanggang 8 p.m. lamang tayo. At yan, maraming salamat sa ating mga kapatid na naririyan na. Salamat, Sister Cheng. Brother Francis, good evening sa iyo. Sister Ria Quaresma, good evening. Mami Vec Calomarde, Sister Christina, Sister Ria Quaresma. Ayan, thank you, Lord. Sister Ria Calomarde, good evening. Sister Leslie, good evening po sa inyong lahat dyan. At yan, Sister Hansel Blancas, good evening po. Sister Celine Rovilios, good evening sa iyo, kapatid. At yan, mga kapatid, binabati ko rin po ang ating mga kapatid sa Japan. Konbawa po, Sister Kylie Jenner, Sister Tess, and Sister Ethel. Patuloy po kayo na mag-ingat dyan. Patuloy po kaming mananalangin sa inyo dito sa gawain ng ating Panginoon. At yan, salamat sa Panginoon. At thank you, Lord, din sa ating mga kapatid from international. Yan, meron tayong mga kapatid dyan sa Chicago, Greece, Canada, at California. At salamat sa mga buhay niyo, mga kapatid. Salamat po sa mga panalangin na patuloy na sinasagot ng ating Panginoon. Salamat po sa pag-support niyo sa Jesus Comfy Cavite. Napakalaking tulong ng pananalangin para sa amin. At salamat din po sa ating mga kapatid dyan sa Canada,
kay Pastor Ray and Sister Charity Mapalo, kay Brother TG, good evening sa inyo kapatid, si Brother yan, si Brother Joel Napoletano, thank you Lord, Sister Hannah and Tita MJ Napoletano, good evening po, at sa inyong mga kids, salamat sa buhay niyo po. At yan, kay Brother Ronel and Sister Kay Napoles po, good evening po sa inyong lahat. At salamat po. At sa ating mga nagagwapuhang mga pastor na nanonood na dyan, salamat sa inyo. Pastor Arnold, Pastor John, at yan si Pastor Jojo and Pastor Roban Rusit. At salamat din sa ating Bishop, kay Bishop Ricky at sa kanyang butihing asawa, kay Reverend Jo po. Salamat po sa inyong mga buhay. At yan mga kapatid, thank you Lord po sa inyong mga buhay. At ini-invite ko po kayo sa gawain ng ating Panginoon, Mondays to Fridays po, ang gawain ng Panginoon sa OPM, hindi pa po natatapos doon ang gawain ng Panginoon dahil bukas, may gawain naman para sa mga bata. Ayan, sa ating Kids Church, salamat sa Panginoon. Ayan, kasama natin dyan si Sister Michelle and Sister Maria Novi, Sister Kathleen, nandyan din po sila para magturo sa ating mga anak, sa ating mga pamangkin, apo ba yan? Yan, kung meron kang apo, pamangkin, ano mo na siya, isahali mo na siya sa gawain ng Panginoon na habang bata pa lamang, natuturuan na ng salita ng Panginoon at habang bata pa lang, nakaka-memorize na ng verse. Thank you Lord at salamat sa Panginoon dahil 10 hanggang 11 a.m. lamang po sila mga kapatid at dyan talagang tinuturuan silang maigi ng salita ng Panginoon. May mga storytelling pa dyan at salamat dahil marami na rin mga bata na talagang nakaka-join kasi yung mga magulang nila pinupush din talaga sila. Kaya thank you Lord sa mga buhay ng mga magulang dyan na patuloy na nilalapit ang kanilang anak sa ating Panginoon. At syempre, hindi pa doon natatapos ang gawain ng Panginoon. Every Saturday, meron din po tayong Samba. Thank you, Lord. At yan, kasama po natin dyan si Sister Isabel Rusit. Alas 4 po yan ng hapon hanggang alas 5. Kung gusto mong makarinig ng salita ng Panginoon, Sambakwela meron din dyan. At yan, thank you, Lord, kasi talagang ginagamit ng Lord lahat. Yung pagsasayaw, di ba? Kung marunong ka sumayaw, gamitin mo yan sa Panginoon at sigurado mapupurihan natin ang Panginoon dyan. At salamat din sa buhay ng ating Sister Isabel dyan. At salamat din sa ating Panginoon dahil after ng Saturday, meron din po tayong Sunday. At yan, online din po tayo. Online Sunday service po. Kasama natin dyan ang worship team. At yan, nandiyan sila Kuya RJ, Sister Mel, Sister Jess, at ang si Sister Ish, nandiyan lahat sila dyan. At yung mga worship team dyan, nandiyan yung sa kabila ng mga drums, yan, piano, sila Kuya RJ. Thank you Lord. At kasama din natin ang Rusit family. Yan, thank you Lord kay Sister Isabel at sa Rusit Kids at kay Pastor Roban. Shout out po sa inyong lahat dyan. At thank you Lord mga kapatid. At yan, salamat sa Panginoon. Talagang napakasaya ng family affair natin nung nakaraang Saturday. Kasama-sama po ang Jesus Comfy na talagang nagkaisang magpuri at magsumamba sa ating Panginoon. At yan, sa susunod, meron ulit tayo yan. Patuloy nating ipanalangin sa ating Panginoon yan. At thank you, Lord. At yan, mga kapatid, alam ko, excited na kayo sa ating Comfy Break. Kaya yan, ihanda nyo na yung mga Proverbs of the Day nyo ngayon. Kaya yan, Comfy Break muna tayo, mga kapatid. Nunood ka, Abby, ah. Yan, thank you, Lord. Salamat sa Panginoon. At yan, mga kapatid, we encourage you na lagi kayong magbasa ng salita ng Panginoon. At ngayon, ano tayo ngayon? September 30, di ba? Patapos na naman ang panibaang buwan na ito. Kaya we encourage you na lagi tayong magsaliksik at halukayin ang salita ng Panginoon. At dito, mga kapatid, ang Proverbs of the Day na ibinigay sa akin ng Panginoon ngayon sa Kawikaan chapter 30, verse 5-6. Sabi dito ng Panginoon, ang lahat ng salita ng Diyos ay mapapanaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa kaniya. Huwag mong daragdagan ang kanyang salita
sapagkat pagsasabihan kanyang bilang isang sinungaling. At dito, mga kapatid, talagang naano ako dito ni Lord, talagang kumbaga, tinuruan niya ako, binigyan niya ako ng revelation dito, at sabi niya, panaligan mo yung salita ko, paniwalaan mo. At dito kasi, kapag nagsabi ang Diyos sa'yo, eh talagang tutuparin niya sa buhay mo. Hindi, kumbaga, hindi, kapag nagsalita ang Diyos, hindi lang basta siya nagsabi lang, pangako lang, okay lang. Minsan kasi ang tao, di ba, ganun. Kapag may pinangako ang tao sa'yo, minsan hindi natutupad. Pero ang Diyos, sabi doon, ang salita niya ay mapapanaligan. Kumbaga, eh, yung salita niya, eh talagang totoo. Kaya kung sinasabi sa'yo ng Panginoon, huwag kang mag-alala sa mga pangangailangan mo, kung ang ibon nga pinapakain niya, ikaw pa kayang anak ko. Ganun din sa salita ng Panginoon, panghawakan mo yun, maging kanlungan mo yun. At talagang kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos araw-araw, eh, yung mga alalahanin nawawala. Gagaang. Bakit? Kasi si Lord yung kasama mo, kaya wag, sabi doon, wag mong daragdagan. Wag mo nang daragdagan yung salita ng Diyos. Kasi minsan ginagawa ni Satan, alam mo, binabaluktot niya. Hindi magpo-provide si Lord sa buhay mo. Makukulangin ka na nga, wala ka ng pambayad. Pero sabi doon, wag mong daragdagan. Paniwalaan mo ang salita ng Panginoon. At sigurado, mararanasan mo ang tunay na pagpapala mula sa ating Panginoon. Yan ang ating Proverbs of the Day. That's a good idea! Presented by OOPN Online. Yan, thank you Lord. Salamat sa Proverbs of the Day natin ngayon. Sobrang dami nating natututunan sa salita ng Panginoon. At yan, kung isa ka sa nag-share or nag-comment ng Proverbs of the Day mo sa Kawi Kaan 30, may entry raffle ka ng isa. Kapatid, kapag may entry raffle, syempre, may papremyo ang ating Panginoon. At abangan mo kung lalabas yung pangalan mo sa Sunday service natin, sa ating Jesus Compi page. Syempre, kung hindi mo pa na ipa-follow ang ating page, i-follow mo na kagad, kapatid, para updated ka sa lahat ng ipopost, sa lahat ng mga bagong videos, sa lahat ng mga ganap sa ating simbahan. Laging nandyan yan para i-update mo na yan, i-follow mo na. At syempre, kanina, kung narinig mo yung walang imposible na awitin galing sa ating simbahan, pwede mo na rin siyang marinig araw-araw. Amen? Paano? Meron po tayong YouTube channel. Pumunta ka sa YouTube mo, i-type mo Jesus Comfy Cavite, tapos pagkapunta mo doon, makikita mo lahat ng mga kanta na ibinigay sa atin ng Panginoon. At hindi lamang yan, mga kapatid. Nandiyan din ang ating mga OPM. Araw-araw, ina-upload yan dyan para kapag may na-miss ka, pwede mong panoorin ulit, pwede mong i-replay, di ba? May mga team replay nga tayo dyan eh. At salamat sa Panginoon sa mga buhay nyo, mga kapatid. At syempre, huwag mo na rin kalimutan na pindutin ang subscribe button doon sa YouTube channel natin. Tapos, pindutin mo yung notification bell para lagi kang updated sa lahat ng mga bagong videos na ilalabas. At salamat sa Panginoon kasi marami nang inihahanda ang Diyos sa mga music videos sa atin. At yan, thank you Lord. Hello, Brother Nelson Limeta Nilo. Good evening. Sister Vilma de la Cruz, good evening sa'yo. Brother Manuin, good evening po. At salamat sa Panginoon. At yan, kanina, di ba, may pa-raffle sa Sunday. May pa-premyo po ang ating Panginoon. May GCash ka ba? Yan. Loloadan ka ng Panginoon. Sisendan ka niya kahit may sa bank. Diba? Meron din tayo niyan. At salamat sa mga buhay niya, mga kapatid. At yan. Thank you, Lord, mga kapatid. Thank you, Jesus. At yan. Kunin na po natin ang ating Bible. Yan. Thank you, Lord. Notebook at ballpen. Mag-ready na po tayo para sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon ngayong gabi. Thank you, Lord. At ang pag-uusapan natin maya-maya ay buhay Kristiyano. Yan, series break muna po tayo, mga kapatid. At thank you Lord. At yan, habang hinahanap nyo, mga kapatid, ang Santiago chapter 1 verse 2 to 4, nagpapasalamat po ang ating simbahan, ang ating Diyos sa patuloy na nagbibigay, faithful. Yan, thank you Lord sa ating mga faithful kingdom partners na nag-uumapaw
sa kanilang generosity in giving continuous support sa ating ministry. Salamat sa Panginoon. Talagang patuloy po na panalangin ang kailangan natin ngayon kasi every month may binabayaran po tayo na na lupa. At salamat sa Panginoon sa mga nagbibigay, patuloy na nagpapagamit sa Panginoon, at salamat dahil payday na naman, dahil makakapagbigay na naman tayo sa ating Panginoon. Patuloy tayong magpagamit, patuloy tayong i-increase yung faith natin na si Lord ang magbabalik ng lahat ng ibinigay natin kapag ang Diyos ang nagbigay sa atin. Talagang grabe, di ba? Sobra-sobra. Hindi mo matatalo ang Diyos kapag usapang bigayan. Kaya kapatid, we encourage you na magpagamit ka sa Panginoon kasi si Lord, talagang grabe siya magpala. Yung kaya niyang gawin, hindi natin kayang gawin. Yung imposible, kaya niyang gawing posible. Marami ka bang prayer request, kapatid? Ipagpe-pray natin yan sa Panginoon at sigurado, sasagot siya sa lahat ng ating panalangin. At yan, salamat sa ating Panginoon. At thank you Lord din kasi marami ng paraan mga kapatid para makapagbigay po sa gawain ng Panginoon. May GCash po tayo, may bank account po tayo. Nandyan po yan sa ating comment section. At kung gusto mong magbigay, pumunta ka lang sa ating Jesus Coffee page. Nandoon po lahat ng information para direct po sa ating simbahan yan. Kaya thank you Lord. At hello, Sister Jesslyn, Brother Yanko, Sister Hannah, good evening. Yan mga kapatid, nandyan na po ba kayo sa Santiago chapter 1, verse 2 to 4? Basahin na po natin siya mga kapatid. Thank you Lord. At dito mga kapatid, sabi sa chapter 1, verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Sabi sa verse 3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng ng mga pagsubok. Sabi sa verse 4, mga kapatid, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Thank you, Lord. Manalangin tayo, kapatid. Thank you, Jesus. Ama naming Diyos sa langit, salamat po sa gabi na ito. Salamat, Panginoon, sa mga salita na ibinigay mo. Patuloy na mangaral, mangusap at magturo ka. Manahan ka sa aming kalagitnaan. Puspusin mo po kami, Panginoon, ng iyong banal na spirito, Panginoon. Alisin mo rin po ang lahat ng distraction sa aming mga puso at isipan sa aming paligid, Panginoon. Tulungan mo kami na makapag-focus lamang sa iyo, Panginoon. At patuloy, Lord, na iparanas mo sa amin ang mga salita mo, ang mga revelation mo, ipaintindi mo ito sa amin by the power of your Holy Spirit. Kaya, Panginoon, salamat po. Tinataas namin ang tagumpay ng gawain na ito at ang mga salita mo sa pangalan ni Jesus. Amen. Hello, Sister Neri Bantugan. Okay lang po. Good evening po. At yan, salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Hinga muna tayo, mga kapatid. At yan, talagang pinagpawisan tayo doon sa pagpupuri, di ba, sa Panginoon, sa coffee break din natin. Napakaganda. At ngayong gabi, kapatid, series break po muna tayo. At ang pag-uusapan natin ngayon ay buhay Kristiyano. Yan, buhay Kristiyano. Alam ko, yung mga Kristiyano dyan talagang masayang tunay. Amen ba yan mga kapatid? Masaya ba talaga ang, masayang tunay ba ang mga Kristiyano na nanonood ngayon? Pakitip naman dyan, amen. Thank you Lord. Sir Queen Tubang, good evening sa'yo. At syempre, ang mga Kristiyano na nanonood ngayon ay pinagpala din. Hindi lang basta masaya yan. Thank you Lord. Sir Alan Mendoza, this good evening. At yan, syempre, ang mga tunay na Kristiyano nagpapatawad daw. Amen ba yan? Nagpapatawad ba ang mga Kristiyano? Hallelujah. At higit sa lahat, lalo na ngayon, magpapasko na. Ang mga Kristiyano daw ay nagbibigayan. Salamat sa Panginoon. At tunay nga naman talaga na napakasaya maging Kristiyano. Pero kanina sa binasa natin, di ba, na magalak tayo kapag dumaranas tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Kasi ang buhay Kristiyano hindi pa petiks-petiks lang. Hindi basta lang Kristiyano na ako, wala na akong problema. Di ba sabi doon, Santiago chapter 1 verse 2, magalak daw tayo. Masaya ka ba kapag dumaranas ka ng pagsubok, kapatid? Yan, nakakaranas ka ng kakulangan, nakakaranas ka ng hindi magandang karamdaman, di ba?
eh dapat maging masaya tayo, maging magalak tayo dyan. Bakit? Dapat, kasi yung pananampalataya daw natin ay lalong tatatag as a Christian. Ayan ang buhay ng Kristiyano. Hindi lang basta okay na okay, buhay Kristiyano nito. Ang saya-saya, pinagpapala. Eh, sa kabila nun, eh, may pagsubok. Siyempre, yung mga Kristiyano dyan, eh, hindi nagpapahalata na may problema. Bakit? Kasama nila si Lord eh. Mapagtatagumpayan namin yan. Kasama namin si Lord. At salamat sa Panginoon sa mga ganong talagang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. At bago ang lahat mga kapatid, may tanong po ako sa inyo. At salamat sa Panginoon. Nung elementary days ka or nag-aaral ka kahit hanggang ngayon, sino dito madalas ka pa rin tawagin sa apelido mo? Yan! Pakitive naman dyan yung apelido mo na laging tinatawag. Salamat sa Panginoon. At syempre, Oleta. Yan, thank you Lord. Sa school, lagi yan, di ba? Mga teacher, teachers, nagtatawag sa'yo, Oleta! Sige, ikaw sumagot. Di ba? May mga ganun. Sa trabaho, di ba? Kadalasan ganun. Eh, pakitype naman dyan kung ano yung apelido mo dyan. Tatawagin natin ngayon. Thank you, Lord, di ba? Ayan, Bizera. Ayan, kay Mami Beng daw. Si Ruth. Thank you, Lord. At di ba? Talaga, mamaya, babasahin natin yung comment. At dito, nais kong i-share sa inyo, mga kapatid. Di lang matama yung apelido ko sa school eh. Imbis na Serafika, palaging cute na babanggit. Grabe si Brother Sai, no? Hindi apelido eh. Cute! Di ba, napapalingon ka kagad niyan, Brother Sai. Di ba? Talaga, oy, pogi! Di ba? Napapalingon ka agad tayo pag ganyan. At ako, gusto ko namang i-share sa inyo, mga kapatid, yung experience ko kapag tinatawag ako ng mga teachers ko nung elementary days ako, kahit nung high school na, eh talagang, Oleta! Yan, natatanda ako dyan, si Ma'am Tagbago. Talagang kapag tinawag ako niyan, patay na naman. Eh, ako lang naman yung Oleta dun eh, di ba? Kumbaga, nag-iisa ka lang doon sa room nyo. Hindi pwedeng may ganun ba? Parang wala, bihira na may kaapelido ka. Parang common na yung apelido mo. Pero kadalasan talaga eh, ikaw lang yun, di ba? Kahit sa pagpila mo sa mga IDs, sa mga NBI, di ba? Kapag ano, kahit antok ka na, tapos tinawag sa'yo, Oleta, uy, ako yun ah. Eh, mapapalingon ka kagad. Eh, kay Brother Sai daw, cute. O, talagang mapapalingon ka agad si Brother Sai. Eh, kay Brother, kay Sister Krista, o Montoya, ikaw naman, ikaw sumagot ngayon, may assignment ba, may mga ganun, di ba? At naalala ko nung yung mga math teachers ko nung elementary, si Ma'am Bermudez, Ma'am Yepes, Tortona, talagang puro Oleta yan. Oleta, ikaw puro ganun, talagang magre-respond ka kagad kapag apelido yung tinawag sa'yo. Buti pinalitan mo, Brother Paolo, kala mo, Paolo. Di ba? Talagang ganun. At dito naman sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, eh, talagang hindi lang tayo basta Kristiyano na tinatawag. Kristiyano, di ba? Uy, napapalingon ka agad. Hindi, di ba? Kasi yung pagiging Kristiyan, eh, nakikita sa atin ng mga tao na nakipag-isa na kay Kristo. Yung kumbaga, makikita sa iyo na lagi itong nakikita ko, lagi itong nag-share. Kristiyano siguro to. 'Di ba yung hindi ka nagmama, hindi ka nagaano, hindi ka nagyayabang na, uy, Kristiyano na ako. Hindi mo alam. Yung parang mga ganun, hindi, nakikita kaagad ng mga tao 'yon. At ano ba yung nagiging response natin? Bakit tayo kailangan makita nila na Kristiyano tayo? Bakit? Kasi nakipag-isa tayo kay Kristo. At sabi nga mga kapatid sa Roma chapter 8 verse 2, sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, pinalaya na tayo. Pinalaya ka na ba ng Panginoon? Pinalaya ka sa lahat ng kasalanan, sa kapangyarihan ng kasalanan, 'di ba? Dati yung apelyido natin, yung tinatawag, lumilingon ka agad tayo, 'di ba? Pero kapag si Jesus na yung pinag-uusapan, eh talagang wala na, pinalaya na ako ni Lord sa kasalanan. Ibang-iba na. Yung Brother Oleta na yan, di ba? Ibang-iba na. Kasi bakit? Nakilala natin at nakipag-isa tayo kay Kristo. Yung Kristiyano, eh, ito yung pakikipag-isa natin sa Diyos. Kaya tinawag tayong mga Kristiyano, di ba? At sabi doon sa Roma chapter 8 verse 2, at kamatayan, kapangyarihan ng kasalanan, pinalaya tayo ng Diyos doon at hindi lang dyan sa kamatayan, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal espiritu na nagbibigay buhay. At lahat tayo, simula nung pinalaya tayo, naging Kristiyano tayo, eh talagang
nakita na yung buhay ni Kristo sa atin, di ba? Kahit na may problema kang hinaharap, eh nakikita yung liwanag, nakikita yung liwanag ni Kristo sa'yo na okay ito, parang walang nararamdamang problema, pagsubok sa buhay. Kasi bakit? Kasi si Kristo na ang nasa ating buhay, di ba? Thank you, Lord, at Kristiyano ka na. At gusto kong ibahagi sa inyo, mga kapatid, yung tatlong bagay. Ano ba yung tatlong bagay na dapat nating gawin or makita sa atin ng mga tao bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya ni Kristo, di ba? Oo nga, no, minsan kasi hindi natin nakikita eh. Hindi nakikita ng tao sa atin na Kristiyano tayo. Bakit? Kasi nakikita pa rin nila yung dating buhay natin, di ba? Nakikita pa rin yung mga pagkakamali sa buhay natin. Pero itong tatlong bagay na to, gusto kong ibahagi sa inyo. Kahit na hindi mo sabihin na Kristiyano ka, sasabihin sa iyo ng tao, ay, tunay na Kristiyano to. Christian ka? Di ba may mga ganung tao eh? Makikita ka agad sa mukha mo. At ang unang letter M, tatlong letter M lang to, mga kapatid. Napakabilis lang. At gusto kong itanim nyo sa mga puso nyo. Unang M, ang tunay na Kristiyano, mapagpasalamat. Sabihin mo sa katabi mo, mapagpasalamat. Di ba? Mapapansin mo sa buhay mo, kapatid, nung nakipag-isa ka kay Kristo, yung maliliit na bagay na dati hindi mo pinagpapasalamat, ngayon ipinagpapasalamat mo na. Dati na kumakain ka lang sa karinderya, eh ngayon kahit kumain ka lang sa bahay, nakakamay ka, boodle fight, eh pinagpapasalamat mo na. Eh lalo na kung nakakain ka sa masarap na restaurant, di ba? Pinagpapasalamat at makikita ng tao yan sa'yo. Ang galing nito, thank you Lord. Laging nagpapasalamat sa Panginoon, laging nagpe-pray. Hindi niya sinasabi, hindi, dahil may maganda akong trabaho. Bakit? Minsan kasi ganun eh. At minsan, nagiging Israelita din tayo na ang dami na nating pagpapala sa Lord na natatanggap. Ang nangyayari, nagiging reklamador pa tayo minsan. Sabi doon, mga kapatid, sa Filipos chapter 4 verse 6, sabi, eto kasi minsan ang nagiging dahilan kung bakit nagre-reklamo ang isang Kristiyano. Huwag kayong mabalisa. Nababalisa ka ba, kapatid? Nagkakaroon kasi minsan ng pagkalito, natatakot, hindi na, di ba, alam mo yung pagkabalisa, yung hindi alam yung gagawin, paano na ako bukas, bayaran na naman, di ba, bayaran na naman ang bahay, wala pang sahod ngayon. May mga ganun nababalisa, hindi na alam yung gagawin. Tungkol sa anumang bagay, marami tayong bagay na pinagkakabalisaan. Kaya minsan hindi tayo nagpapasalamat sa Diyos. Hindi natin nakikita yung mga pagpapalang ibinibigay sa atin ng Diyos na kahit maliit lang. Bakit? Ay, ito, sabi o, ano yung dapat natin gawin para hindi tayo mabalisa? Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat. Kapatid, yung pinagkakabalisaan mo, yung pinag-aalinla, natatakot ka dyan, hingiin mo sa Diyos lahat yan. Lord, nababalisa ako sa bayarin namin eh. Wala pa rin akong trabaho hanggang ngayon. Lord, hihingi po ako sa'yo. Lalapit ako sa'yo. Minsan kasi, ma-pride. Nagre-reklamo, wala na naman akong ano. Late na naman yung sagot ng Lord sa akin. Minsan nagiging ganun tayo. Imbis na ipagpasalamat natin na buhay tayo. Isang bagay pa, kapatid. Nakita ko lang to sa Facebook. Na nadaanan ko lang. May mga tao na nahihirapan huminga. Magkano yung oxygen tank? 3,500 to 4,000. Eh, anong inaalala mo ngayon? Yung kakainin mo lang ngayong gabi? Eh, sila yung hininga nila. Binabayaran nila tayo. Napakasarap, lumabas ka lang. Di ba? Nakakahinga ka ng maluwag. Hindi ka nahihirapan huminga. Kapatid, ipagpasalamat mo yun sa Diyos. Kung ano yung meron ka ngayon, ipagpasalamat mo. Sabi dito, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. Kapatid, huwag kang mananalangin na si Lord na naman yung sinisisi mo. Minsan may mga ganong prayers eh. Lord, ang tagal naman. Bakit ganito? Na-delay na naman. Kapatid, palitan mo ngayon. Bilang isang Kristiyano, dapat makita ng mga tao na kapag nagpe-pray ka, Lord, salamat. Kahit wala pa akong trabaho, bibigyan mo ko. Lord, salamat. Kahit mahina yung negosyo ko, palalakasin mo to. May pasasalamat. Lord, hindi pa ako napopromote. Salamat dahil nilagay mo ko rito. Dahil darating yung panahon, mapopromote din ako.
Lord, nagtitiis ako ngayon sa lugar na to, nagtitiis ako sa environment na to, salamat pa rin Lord dahil may trabaho ako. Ipagpasalamat mo lagi sa Diyos. Ipagpasalamat mo rin ngayon kung nakikitira ka. Bakit? Kasi may natitiran ka. Maraming mga tao ang nakatira sa kalsada. Pinagpapasalamat mo ba sa Diyos na nakatira ka ngayon sa batong bahay? Pinagpapasalamat mo ba yan? Nakahiga ka sa isang pong na malambot, yung iba, nasa bato lang, nakaupo. Ipagpasalamat mo yan, kapatid. Huwag kang magreklamo kung saan ka nakatira ngayon. May proseso ang Diyos na ginagawa sa buhay mo. Anong gusto niya na gawin mo? Magpasalamat ka as a Christian. Hindi lang basta tayo, Kristiyano eh. Dapat natututo din tayo na ipakita sa mga tao na nagpapasalamat tayo kung anong meron tayo. Yung iba nga dyan, walang trabaho. Pero nagpapasalamat sa Panginoon. Bakit? Kasi hindi sila pinapabayaan ng Diyos sa lahat ng kanilang pangangailangan. Nagkulang ba ang Diyos sa buhay nila? Hindi. Binibigyan pa nga sila ng mga merienda, may snacks pa nga sa gabi. Di ba bakit? Kasi si Lord ang nagbibigay. Ang gusto lang ng Lord, magpasalamat ka. At tayo, nababalisa tayo eh. Kasi tinitingnan natin ang alin, ang mga bagay na wala sa atin. Kapatid, huwag na huwag mong titignan yung mga bagay na meron ka, na wala ka. Tignan mo lagi yung meron ka ngayon. Bakit? Kasi, sabi doon, binigay sa atin ng Diyos yung mahalaga. Hindi ibibigay ng Diyos yung hindi mo kailangan, kapatid. Gusto mo ba na ibigyan ka ni Lord ng hindi mo naman kailangan, hindi mo, ano, magre-reklamo ka lang din. Pero, yung mga kailangan mo, ibinibigay ng Lord, isa na dyan yung buhay. Kailangan mo ang buhay, tama? Marami ang naghihingalo ngayon, pero si Lord, buhay na buhay ka ngayon, no? Kung tayo nabubuhay at humihinga sa mga panahon na ito, mga kapatid, isa na itong pagpapala sa atin na nagmumula sa Diyos. Huwag na nating hanapin ang wala atin na meron sa iba. Dahil bakit? Dahil mas tunay na pinagpala ang taong marunong magpasalamat sa Diyos. Kapatid, kung marunong ka magpasalamat sa Diyos, tunay na pinagpala ka niya. Pinagpapasalamat mo lahat sa Panginoon, tunay na pinagpala ka niya. Kapatid, marunong dapat tayong magpasalamat as a Christian. Kasi ayun yung tunay na Kristiyano, ayun yung maging buhay ng isang Kristiyano, kapatid. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. At unang pa lang yun, unang point pa lang yun, mga kapatid. Hello, Sister Resty, Masangkay, good evening po. At yan, una pa lang yun, kapatid. Ano daw, mapagpasalamat. At pangalawang point, anong dapat? Magpakumbaba. Mapagpakumbaba. Kapatid, dapat yung Kristiyano daw ay marunong magpakumbaba. Hindi mayabang, hindi mapagmataas, hindi pinagmamalaki kung anong meron. Dapat lagi lang humble, di ba? Sabi nga doon sa preaching ni Pastor, ang sino humble, di ba? Yan, thank you Lord. At salamat sa Panginoon kasi sabi sa Filipos 2, verse 3 to 5, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Malinaw na malinaw dito, mga kapatid. Huwag tayong gumawa ng paraan para maitaas yung pangalan natin. Huwag tayong, kumbaga, minsan ganun yung ginagawa natin eh. Minsan nagkakamali tayo, di ba? Nung wala pa tayo sa mundo. Hindi, ako mas magaling dyan eh. Yung kumbaga may sipsipan na nangyayari sa loob. Bakit siya yung na-promote? Bakit siya yung may salary increase? Eh, mas magaling ako dyan. Minsan ganun eh. Pero ang anak ng Diyos, ang mga Kristiyano, mapagpakumbaba lang yan. Kahit anong nangyayari sa paligid nila, hindi yan magrereklamo, hindi yan magmamataas, hindi yan magyayabang, di ba? Lagi lang yan tahimik at laging itinataas ang Panginoon sa buhay niya. At isa ka na ba doon, kapatid, na lagi mong pinapasalamatan ng Diyos? Lagi mong binabalik ang kapurihan, hindi sa sarili mo, di ba? Hindi yung papuri sa'yo, hindi. Huwag mong hahangadin yun, kapatid. Bakit? Kasi kasalanan yun. Ito yung dapat nating gawin. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, sabi dito, itinuring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Diba? Pag malasakitan ninyo ang mga kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. Diba? Naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. Diba? Sa kabila ng pagiging anak ng Diyos, mga kapatid, anak ng Ama, eh ang ating Panginoong Jesus eh hindi itinataas ang kanyang sarili lamang. Bakit? Yung Ama niya ang itinataas niya. Binabalik niya lagi yung kapurihan. Bakit?
Kasi inyong nagsugo sa kanya eh. Ganun din tayo bilang mga Kristiyano na dapat makita sa atin ng mga tao na si Lord yung itinataas. Hindi kung may bahay ka man ngayon, may kotse ka man ngayon, may maganda kang trabaho, sabihin mo lahat yan galing sa Panginoon. Lagi mong itaas yung pangalan ng Panginoon katulad ni Jesus, di ba? Isinugo siya ng Panginoon, siya yung Diyos eh. Pero hindi niya ginawang kapantay yung sarili niyang Diyos. Hindi niya ginawang maging kapantay ang sariling Ama, di ba? Anong ginawa niya? Naging kapantay siya ng mga tao, di ba? Pero hindi siya nagkasala. At dito, malaking halimbawa sa pagpapakumbaba ang pagtanggap niya sa kaparusahan na dapat ay sa atin, kapatid. Doon pa lang nagpapakita na ng pagpapakumbaba kung paano tinanggap ni Kristo ang kaparusahan na dapat sa atin. Doon pa lang makikita mo ng humble si Lord. Bakit? Anytime pwede niyang tawagin yung mga anghel niya. Iligtas niyo ako rito, pinahihirapan ako ng mga tao rito. Papatahin ako, papako ako, binubugbog ako. Pero anong ginawa niya? Hindi siya nagsalita. Dapat ganun din tayo mga kapatid. Kung naiinis ka na sa mga tao na gumagawa ng hindi maganda sa'yo, mas piliin mong magpakumbaba. Bakit? Sabi ng Diyos, ang nagpapakumbaba ay kanyang itinataas. Ang nagpapakataas ay kanyang ibinababa. Kaya kapatid, mas piliin mo na itaas ka ng Panginoon. Huwag mong itaas yung sarili mo kasi napakasarap kapag ang Diyos ang nagtaas sa'yo. Bakit? Kasi si Lord talaga yung papupurihan mo na minsan masasabi mo na lang, galing to sa Panginoon, hindi sa sarili kong kakayan kung bakit ako nagkabay, bakit ako nagkasasakyan, bakit? Si Lord ang nagbigay nito. Si Lord ang nagtaas sa amin. Di ba? May mga ganun eh, na mga Kristiyano. At yung ayun yung pangalawang point natin. At yung unang point, ano ulit? Mapagpasalamat na Kristiyano at mapagpakumbaba. At pangatlo, hindi ko na idugtong yung M eh, pero nagawa natin ang paraan yan. Sabi dito, ang tunay na Kristiyano ay may pananampalataya. May pananampalataya. Kristiyano ka? May pananampalataya ka sa Panginoon? Amen yan, di ba? Yung mga Kristiyano dyan, eh talagang nag-e-encourage yan, di ba? Na kahit imposible sa mga tao, eh sinasabi niyan, walang imposible sa'yo, Panginoon, di ba? Pe-pray natin yan. Ano ba yung nangyari sa'yo? May kakulangan ba? Bayaran na naman. Eto, may karamdaman ka bang hindi maganda? Eh, pag-pray natin yan. Di ba? Ine-encourage niya eh. Bakit? Yung Kristiyano eh, may pananampalataya. At sabi nga doon sa Hebreo 11.1, naiintindihan to ng mga Kristiyano eh. Hebreo 11.1-2. Ang pananampalataya ay may katiyakan. Amen? May pananampalataya ang Kristiyano at sigurado siya na may katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. Kapatid, marami ka bang inaasahan sa Panginoon ngayon? Marami ka bang pinagpe-pray sa Kanya na imposible sa iyong paningin pero dahil anak ka ng Diyos, nakipag-isa ka kay Kristo, may pananampalataya ka at sigurado ka na mangyayari sa buhay mo, sa buhay ko, yung mga imposible sa akin, yes. 'Di ba? Imposible sa atin pero posible. Lahat sa Panginoon, yung kanta nga natin, 'di ba? Bundok man ay guguho, 'di ba? Sa iyong pangalan, Lord. Ano pa yung mga problema sa hinaharap namin? Ano pa yung mga sakit na nararamdaman namin, Lord? May pananampalataya kami, may katiyakan na mangyayari ang lahat ng inaasahan namin. Marami tayong mga kapatid diyan na umaasa na makakalipat na sila ng bahay nila, yung iba talaga na gusto na nilang magka-baby, eh talagang may katiyakan sa Panginoon eh, di ba? Talagang umaasa pa rin sila na sasagot ang Diyos. Bakit? Kasi sila ay tunay na Kristiyano. Eh yung nagiging buhay Kristiyano nila. May pananampalataya sa Panginoon. At sabi dito mga kapatid, sabi sa verse 2, kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Lahat tayo kinalulugdan ngayon ng Panginoon. Bakit? Dahil sa ating pananampalataya. Kung nananampalataya ka, kapatid, nasa iyo ang banal na Espiritu. Nasa iyo ang Diyos. At sabi din sa Hebreo 11.5, dahil sa pananampalataya ni Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Kapatid, kung may pananampalataya ka, magiging tulad ka ni Enoch. Bakit? Si Enoch, hindi nakaranas ng kamatayan. Lahat tayong mga tao eh, takot sa kamatayan. Hindi natin alam noon kung saan tayo pupunta, pero dahil nakipag-isa tayo kay Kristo, nagkaroon tayo ng pananampalataya at ngayon,
hindi na natin mararanasan pa yung kamatayan na katulad ni Enoch, di ba? Sabi, hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Kapatid, gusto mo ba na kapag kinuha ka ng Diyos, hindi ka makakaranas ng sakit o kamatayan, talagang rapture. Si Lord yung mismong susundo sa'yo. Ganun yung pagkakasabi dun sa Daniel 11, Hebreo 11.5. Sabi, sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Kapatid, sa iyong pananampalataya, nagiging kalugod-lugod ka sa Panginoon. Na kay Lord ka lang, Lord, salamat. Kay Lord ka lang umaasa, nagiging kalugod-lugod ka daw sa kanyang harapan. Kaya bago ka kunin ni Lord, talagang kalugod-lugod ka sa kanyang harapan, sa kanyang presensya, di ba? At sabi doon sa Hebreo 11:6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya. Marahil ngayon, dahil marami kang problema, nawawalan ka ng pananampalataya. Kapatid, bumalik ka lang kay Lord. Siya yung tutulong sa'yo, manampalataya ka ulit sa Kanya, ibalik mo yung apoy sa Kanya, ibibigay sa'yo ng Diyos ang lahat ng kailangan mo. At sabi doon, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, kapatid. Diba? Ikaw, hindi mo pa nakikita si Lord. Even ako, hindi ko pa nakikita si Lord. Pero dahil nananampalataya tayo na may Diyos, si Jesus talaga yung magpapakita sa atin ng mga bagay na imposible sa ating paningin. At sabi doon, at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Kapatid, mas piliin mo na hanapin si Lord. Huwag mong hanapin yung mga wala sa'yo. Hanapin mo si Lord, nandyan siya lagi sa'yo, kapatid. Handa siyang sumagot sa lahat ng panalangin mo. Handa siyang ibigay lahat ng mga pangangailangan mo. At sabi din sa Hebreo 11:7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya ito nakikita. At dalangin ko, kapatid, kahit na hindi mo pa nakikita, yung mga pinagpe-pray mo, imposible sa'yo, kapatid, manampalataya ka. Kasi gagawin ni Lord yung bagay na yan. Bakit? Kasi nga, hindi alam ni Noe ang ulan. Pero sabi niya, mananampalataya ako sa Diyos. Hindi ako utusan ng Lord kung walang mangyayari. Hindi ako utusan ni Lord kung wala siyang magandang gagawin. Kapag may inuutos sa iyo ang Diyos, sundin mo, manampalataya ka. Kasi sabi dito, hindi lang si Noe, kapatid, ang nakaranas ng pagpapala, amen, ng kaligtasan, kundi ang buong sambahayan nila. Kapatid, si Noe at ang kanyang pamilya ay naligtas sa baha. Hindi alam ni Noe yung baha, pero anong nangyari? Nanampalataya siya. Dahil sa iyong pananampalataya, kapatid, ililigtas ka ng Panginoon. Naniniwala ka na ililigtas ka ng Panginoon, binigyan ka niya ng buhay na walang hanggan, nananampalataya ka na nakasulat na sa aklat ng buhay ang iyong pangalan. Kaya kapatid, panampalatayaan mo yun. Paniwalaan mo yun. Magulo na ang mundo ngayon, pero may Diyos ka na nakatulong. May Diyos ka na sanggalang mo yan lagi sa lahat ng oras. Kapatid, tatlong bagay na dapat makita sa atin bilang isang Kristiyano. Ano? Mapagpasalamat, mapagpakumbaba, may pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, meron akong kilala na isang tao na kahit taglay niya ang lahat ng bagay, hindi siya nagreklamo. Sa halip, nagpasalamat siya kung ano ang meron siya. Kahit siya pa ang pinakamataas na tao dito sa lupa, hindi siya nagmataas. Siya ay nagpakumbaba. At higit sa lahat, siya ay punong-puno ng pananampalataya at naging kalugod-lugod sa Diyos. Ito ay walang iba kundi si Jesus Christ, kapatid. Kaya kapatid, we encourage you na samahan mo ko sa panalangin. Lord, paano ba maging Kristiyano? Kapatid, kanina sinabi natin, ang Kristiyano ay nakipag-isa na kay Kristo. At kaya kapatid, we encourage you na makipag-isa ka na din sa Panginoon. Sabayan mo lang ako sa panalangin. Marahil ikaw yung nag-aalala ngayon, nagmamataas sa buhay, nagre-reklamo, hindi mo alam yung gagawin. Lord, wala akong pananampalataya. Ngayon kapatid, binigay na ang susi ng Panginoon sa atin. Anong dapat natin gawin? Tanggapin ito. Ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Pagsisihan mo lahat ng kasalanan mo at sigurado tutulungan ka ng Panginoon. Kaya we encourage you, taas mo lang yung dalawang kamay mo. Pikit mo yung mata mo, yuko mo yung ulo mo, sabi mo, Panginoong Jesus, isa akong makasalanan.
marami akong pagkukulang, kasalanan sa iyong harapan. Lord, pinagsisisihan ko na ang lahat. Lord, binubuksan ko po ang aking puso. Lord, tinatanggap kita sa buhay ko bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoong Jesus, salamat po sa pagsulat ng aking pangalan kasama yung apelido ko, Lord, sa aklat ng buhay. Ngayon, tinatanggap ko ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. At salamat sa Panginoon. Hello, Sir, Sister Resi Par. Good evening sa iyo, kapatid. At yan, di ba? Kanina, kung sumabay ka sa panalangin, kapatid, Kristiyano ka na. Tinanggap mo si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon na tagapagligtas. Kapatid, kasama mo na ngayon ang banal na Espiritu. Makikita na sa iyo ng mga tao ang taong mapagpasalamat, Kristiyanong mapagpasalamat, mapagpakumbaba, at Kristiyano may pananampalataya. Yan ang buhay Kristiyano, mga kapatid. Kaya ngayon, kapatid, we encourage you na sumabay ulit sa ating panalangin. Yes, Lord, amen. Sabihin mo lang dyan sa bahay mo, sa work mo, nandyan ka pa sa transportation, na ano, sa bus, tumugon ka lang, sigurado sasagot ang Diyos. Tayo yung mga Kristiyano may pananampalataya sa Diyos. Kaya, kapatid, thank you, Lord. Pray ulit tayo. Hallelujah! Thank you, Jesus. Panginoon, ama naming Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa matagumpay na gawain mo. Salamat, Panginoon, sa pananampalatayang buhay. Salamat, Panginoon, sa pusong mapagpasalamat. Salamat sa puso na laging handang magpakumbaba. Panginoon, hindi namin kaya sa sarili namin ito. Pero dahil sa banal na Espiritu Santo, magagawa namin ito, Panginoon, at patuloy kami, Lord, na sasamba, magpupuri, itataas ang dakilang pangalan mo, Panginoon, itatanghal ka sa lahat ng oras. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Patuloy kaming dumudulog sa iyong makapangyarihang trono, Panginoon. Dinudulog ang lahat ng aming mga kapatid na may operation ngayon, na nakaschedule, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ng kagalingan, success na operation, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang humipo at patuloy, Lord, na magbigay ng mga doktor, Lord, pagpalain mo, gawa ng kanilang mga kamay, Panginoon. Walang maramdamang sakit, walang maramdamang kirot, Panginoon, ang ooperahan na kapatid namin, Panginoon. Dalangin namin na maging smooth ang operation nito, Panginoon. Dalangin din namin ang patuloy na kagalingan, makaramdam kagad siya ng kagalingan, Panginoon. At sa mga kapatid din namin, Panginoon, na may cancer, disease, leukemia, Panginoon, may bukol, Panginoon, nahihirapan sa pagdumi, Panginoon, may ano sa ulo, Panginoon, in Jesus' name, ikaw po ang magpagaling ng lahat ng ito, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos na buhay, Panginoon. Lord, may katiyakan kapag kami lumalapit sa iyo, Panginoon. Lord, ang mga Kristiyano may pananampalataya. Lord, lahat ng imposible sa amin, posible sa iyo. Kaya wala kaming hihilingin kundi ang kagalingan sa aming mga kapatid na nakakaranas ngayon ng sakit, Panginoon. In the name of Jesus, Lord, sabi mo sa iyong salita, Panginoon, in Jesus' name, pinagaling mo na sila, Panginoon, sa iyong mga latay, Panginoon. At ang iyong mga salita, ang pananaligan namin, Panginoon. Wala kami nang dapat idagdag o ibawas dito, Panginoon, sapagkat ito ay totoo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ikaw ay Jesucristo, Panginoon. Ikaw ang buhay na Diyos, dakila sa lahat. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa mga kapatid ko na nakakaranas na ng kagalingan ngayon, mula ulo hanggang talampakan, inuubo, sinisipon sila, Lord. Hindi na babalik yan, Panginoon. Lulukuban mo sila ng iyong banal na dugo. At dalangin din namin, Panginoon, sa mga kapatid namin na hindi makalabas sa ospital dahil kulang yung pambayad ng mga bills, Lord, sa mga gamot, sa doctor's fee. Lord, you will provide. Ilang milyon man yan, Panginoon, kayang-kaya mong ibigay yan, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan, ikaw ang Diyos na dakila, ikaw ang Diyos na napakayaman, Lord, ikaw ang Diyos naming lahat. Kaya, Panginoon,
you will provide for us, Panginoon. Hindi ka kailanman nagkulang, kung ang mga ibon nga, Lord, pinapakain mo eh. Ano pa tong mga anak mo na mga Kristiyano? Kaya maraming salamat, Panginoon. You will provide sa lahat, Panginoon. At dalangin din namin sa mga kapatid namin na nagtatrabaho, nakakaranas ng kakulangan. Panginoon, ikaw po magpuno, Panginoon, at magbigay ng karunungan sa lahat ng kanilang gagawin. Mararanasan nila ang mga pagpapalang higit pa sa kanilang kayang isipin. Kaya, Panginoon, maraming salamat sa gabi na ito. Salamat sa tagumpay ng OPM. Salamat sa mga salita mo na narinig na naman namin mula sa iyo. At lahat ng ito, tinatanggap at tinataas namin sa dakilang pangalan ni Jesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen! Hallelujah! Thank you, Lord! Salamat sa Panginoon, kapatid. Sumasagot ang Diyos sa lahat ng ating mga panalangin. Kaya i-expect na natin may katiyakan sa ating Panginoon. Kaya kanina, sumabay ka sa panalangin, pinatawad ka na ng Diyos, at hindi lang yan, tinawag ka na niyang anak. Kaya sabay-sabay tayong ideklara, mga kapatid, ang I am a child of the Most High God. I am blessed, I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, amen. Power is in you, Messiah, that is Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of all Lords. Thank you for watching sa ating OPM online prayer meeting here at Jesus Comfy Cavite. Ako nga pala ulit si Brother JB. Good night, mga kapatid. See you again. Bye. God bless everyone.